guys! Sana okay kayo. Ako, okay naman ako. And ngayong araw na ito, ay may isushare lang ako sa inyo. And syempre, gusto ko i-share sa inyo yung good news kasi kasama ko talaga kayo sa journey ko. Malaking bahagi kayo ng journey ko. Lalo na kapagdating sa mga ganitong bagay, syempre hindi ko naman ito magagawa kung wala akong puhunan na galing din naman sa inyo, ba? Diba? So syempre, nagpapasalamat ako doon. Pero ito na nga, ang dami na nagtatanong kasi ina-adlib ko na rin naman ito sa radyo and nababanggit ko na magkakaroon ako ng milk tea shop. Ayan, medyo natagalan din kasi nag-lockdown, tapos ang daming ginawa, na-delay-delay, ang dami namang inasikaso. Pero eto na nga, paano nga ba mag-start ng business? So, hindi naman ako pro, pero gusto ko lang itong i-share sa inyo. Ito lang naman yung aking little knowledge sa negosyo. Ngayon pa lang naman talaga. Actually, ever since, pagkabata pa lang, mahilig talaga ako magnegosyo. Grade 1 pa lang, nagbebenta na ako ng mga ipit. Grade 2, pagkain. Grade 3, drawing. Grade 4, comics. Kumbaga, every year, mahilig talaga ako magbenta-benta. So, business-minded talaga ako. So, syempre, number 1, kailangan makaipon ka muna ng puhunan. And malakas yung loob mo, diba? Number 2, ano nga ba talaga yung business na gusto mo? Yung feeling mo passion mo yun, o feeling mo para sa'yo talaga yon. Number 3, syempre maghanap tayo ng magandang pwesto, diba? Yung madaling mabili, yung nakikita ng lahat. Number 4, marketable ba yung negosyo pipiliin mo? O ano ba yung dapat? Franchise o magtayo ka ng sarili? Ako naman, naisip ko talaga franchise kasi pag franchise naman talaga, wala ka ng problema, wala ka ng iisipin. Kumbaga, ilalagay na lang sa harap mo lahat. Pero ako, naisip ko, eh kung magpa-franchise ako ng milk tea, parang ibang pangalan yung pinopromote ko, di ba? Eh, kaya ko naman siguro kasi kahit paano, may following naman ako, may fanbase naman siguro ako. So, feeling ko mamamarket ko naman siya sa sarili ko, kahit paano. At saka, alam mo na, medyo nagtitipid tayo. So, yun na lang ginawa ko. Pero ang hirap din kapag ikaw yung nagsastart kasi magmula sa pearl, magmula sa pipiliin mo lahat ng powder, ng lasa. Araw-araw kaming nabubusog sa kakainom ng milk tea. So, medyo nahirapan din ako sa diet ko. So, yun, talagang tutok and hands-on talaga ako. Laging may taste test, ganyan. So, yun lang naman yung mga kailangan mo para sa isang negosyo. Pero dapat talaga sa sarili mo, gustong-gusto mo yung ginagawa mo para at least ma-push ka and hands-on ka talaga. Yan ang sikreto talaga. So, ako medyo pagod-pagura na ako kasi super-duper hands-on talaga ako. But anyways, isa-share ko lang paano nag-start to. Actually, bago pa mag-pandemic, talagang gustong-gusto ko na magkaroon ng milk tea shop. Ang unang gusto ko talaga, clothing line. Tapos, milk tea shop. Yung clothing line, nagagawa ko na naman siya kasi nakakapag-deliver naman ako online. So, yung milk tea na lang hindi. Eh, bigla nagka-pandemic. So, hindi natuloy. So, na nagka-pandemic, sabi ko, baka hindi time kasi nga ang hirap, diba? So, eto, nagkataon lang siguro na one day naglalakad kami dalawa ng kapatid ko, si Jella. Tapos, may nadaanan kami malapit lang dito sa bahay namin and sobrang accessible siya. Mamaya makikita mo naman yan. Dito lang po yan, along Shaw Boulevard. Naglalakad-lakad kami, nakakita ako, sabi ko, hala, sign na yata to. Pag mura, kunin na natin. Eh, nagtanong ako, mura naman siya. Tapos, ang ganda pa ng pwesto. Alam mo yung gitnang-gitna ng kalsada. So, sabi ko, baka ito na yung time para ituloy ko na yung milk tea ko, diba? So, ayun na nga, from there, ang bilis na ng mga pangyayari. So, business namin to magkapatid. Pareho naman kaming hands-on, actually. Pero, masyo talaga yung kumikilos, si Senorita Vashti. At siya na rin yung makikita mo lagi sa milk tea shop ko. Mamaya, makikita mo yan. Sobrang dami na namin pinagdaanan. Magmula sa pagbubuhat ng bangko. So, welcome to another journey. Kami po ay, ayan. Yung mga gamit ni Papa Jackson sa luma niyang salon, tinunga ako na. Nakahingi kami. Tapos ito, naglalakad po kami ngayon. Lipat gamit. Recycle. Recycle. The struggle is real. Sa paghahakot, alam nila kung anong hirap dinadanas ko. Kaya bumili kayo ng milk tea. Pagpipintura, pagre-renovate. Hoy, pataw ka. Pag-aayos ng shop. Pag-iisip ng design. Ayan si David nag-layout nung ano, papakita ko dyan. Siya yung nag-layout nung shop. Tapos ako yung namili ng mga kulay kasi gusto ko maaliwalas talaga sa mata. Fast forward tayo. Tapos na yung milk tea shop ko ngayon. And ito na ang shop reveal ko sa inyo. Ipapakita ko na yung itsura ng aking milk tea shop. So, malay nyo, soon magpa-franchise na rin tayo. Pero syempre, bago tayo magpa-franchise, kailangan subukan muna natin kung talagang masarap ba, mabenta ba to, hahabulin ba to, hahanap-hanapin ba to, diba? Syempre, ayoko namang kawawa yung mga magpa-franchise sa akin, if ever, ha? So, inaral ko din talaga mabuti yung mga lasa-lasa na yan. And minsan, nagkakamali pa rin kami, so sorry sa mga napadelivera namin ng medyo matigas yung pearl. Kasi ano eh, kumbaga, trial and error pa rin kami. And until now, nag-try pa rin kami ng mga bago, if ever
may mga maliliit na changes, ganyan. So, tinatanggap pa rin naman namin yun. So, ayun na nga, this is it, pansit. Huwag na natin patagalin pa. Magpunta na tayo sa Milky Shop! Okay, so dito na po tayo ngayon sa labas ng aking Milky Shop. So, kunyari mayaman tayo, kaya nakasalamin tayo. Hindi, charot lang yun. Pero as you can see, ayan po, katabi ng kalsada. Ayan. Shout out kay Mikay na tagahawak itong camera. So, sobrang accessible po siya. Yung katapat po namin, ito po yung high point. Ayan. High point. So, tatawid ka lang dito sa tawiran. Nakakarating ka na dito sa destinasyon. Okay? So, ito po yung street. Papakita natin. Shaw Boulevard. Corner. J. Luna. Ayan. J. Luna. Okay? So, sobrang daling puntahan. So guys, may mga katabi kami dito pero hindi pa sila nag-open dahil nag-lockdown nga. And ayun na nga, wala lang po akong parking. So kung pupunta kayo dito, pwedeng drive-thru, mag-hazard kayo saglit para makabili kayo. Tapos, kung gusto niyo namang magtagal, ng saglit lang, kasi nga bawal pa ngayon, di ba, dahil pandemic, mag-park kayo dito sa High Point or sa Starbucks. Kung may bibiling kayo dyan, bumili muna kayo, tapos tumuwid lang kayo dito sa akin para makabili kayo ng milk tea. So, game na! Pasukan na natin ang ating milk tea shop! Okay, so bago tayo pumasok sa ating milk tea shop, papakita ko muna sa inyo ang mga mukhang lagi nyo makikita kapag pumunta kayo dito. Ito na ang mukha number one. Tarara! Ang ating supervisor. May pagganan pa. Yan. Gusto ko rin mag-thank you kay Jella kasi sobrang laki na ng binayat niya. Pag-aasikaso ng milk tea. Okay, kailangan nyo kaming patabain sa pamamagitan ng pagpili nyo. Oh, napagod talaga siya ng gusto kasi siya talaga yung nag-aasikaso ng lahat. At syempre si Owi, tumaba siya sa pagbitbit. Kakatingin. So, silang dalawa yung mga makakasama niya dito, okay? So, pasok mo tayo sa loob. Let's go. Salamat sa bench chair na to kasi dito yung Greg to. Ayan. Para yung mga Grab pwede makapagsintay dito kapag may deliveries. Tapos ito, kung gusto nyo dito sa labas, maghintay pwede naman. So ito nakalagay na po na dito, galing yung kay Papa Jackson, galing sa salon niya. So ako na yung nagmana. Tapos naglagay ako ng lights para bongga. Dito, sa right side, ang unang makikita ay saksakan. Gusto kong mag-charge. Tapos, merong maliliit na flower. Galing din to kay Papa Jackson. Yung mga sa salon niya. Parang sumihipit dito. Ano to? Wait lang. So, ayan. Tapos, etong salamin na to, actually, umorder kasi ako sa bahay namin, sa kusina namin. Yan, ng mga salamin. Eh, may sobra. So sabi ko, para hindi na gumastos, ilagay ko na lang dito. At saka nakakalawa kasi ng space kapag merong salamin. So ayun yung salamin na yan, okay? Pakita mo lang muna. Yan. Tapos, nagpagawa ako dito ng table. Ayan, table, saka high chair, tatlo. Sobrang liit lang kasi ng space, kaya pinag-gasha ko lang yung mga pwedeng mag-gasha. So ayan. Okay, so dito naman tayo. So dito naman tayo sa mga milk tea. Ayan. Ayan. So, special thanks Papa Jackson kasi crush to at siya nag-layout nito. Ayan, okay? Salamat din kay Daryl kasi siya yung nag-tutorial nito. At saka, nag-layout din dun para sa Grab. So, pagpasensyahan nyo na guys, kinulang ng letter E yung green apple. Papa Jackson, halatang may nadali mo to. Pero okay lang kasi may nadali ko naman talaga si Papa Jackson. Kaya yung green naging green apple. Sa taas naman, ito yung mga prices. Ayan, nakikita nyo naman. Sa tapos, sa pinakataas may speaker. Pwede kayong magpatugtog dito. So, lalagyan pa namin to guys ng acrylic or plastic. Ayan, para safe. Ayan yung mga ihahabol namin. Okay, so dito naman tayo sa right side ko. Alam mo, laki, no? Okay, ikot lang po tayo. So, ayan. Ayan. Thank you so much kay Kuya Red. Thank you so much for this. Libre po ito. Ayan. I-follow nyo na sila kung gusto nyo magpagawa din ng mga neon lights na ganyan. Ito ang kanyang Facebook. Mm-hmm. And so ito naman, naglagay ako ng puno para cherry blossom.
Para kunyari, nasa Korea tayo. And feeling ko, nakaka-lighten up siya ng mood. And feeling ko na rin, nasa Korea ako. Tsaka, parang naaalala ko kasi si ano dito, si Lloyd, pag naisip ko yung Korea. Yeah. So, parang may memories ako ng Korea, ganun. Gusto ko kasama ko siya. So, ayan. Ayan po siya sa malapitan. Thank you so much, Ate Sedi. Kung gusto rin umorder sa kanya, check nyo lang siya sa Facebook. Tapos, eto naman, actually, idea to ni Papa Jackson. Ang unang idea ko dapat na accent wall is yung bricks. Yan, papakita ko sa inyo. Yan. Kaya lang, ang hirap and ang mahal din magpa-paint. Nag-search din ako, kaya lang medyo mahirap. Tapos, yun nga, mahal. So, sabi niya, paletan na lang daw. Eh, ayoko dapat ng wood kasi parang lakas makalalaki. Gusto ko medyo girly-girly type, tsaka mas maaliwalas yung kulay. So sabi niya, nagpakita siya sa akin ng mga kulay and mga style. And nagustuhan ko naman, kaya ayan, ayan. Siya nagbigay ng idea sa akin. So ayan, ito yung napili ko. And then, itong sofa, ayan. Pinakustomize ko din to. Siyempre may plastic pa para safe tayo, di ba? Pinakustomize ko to kasi lahat ng sofa nakikita ko ang lalaki. Nagpagawa talaga ako ng maliit. So may table dito, ayan. Tapos meron din itong mini chair. Ayan. Tapos yun lang, pasok tayo sa loob. So, ito yung pinto. Ginawa kong black para dugtong siya dito. Ayan. And lalagyan na lang natin dyan to follow na lang yan. Yung design from Kuya Greg. Ayan. Nagpagawa ko ng pinto. Ayan. Pasok ka. So, ayan na. Dito akong magtatago. Hindi. Wala pong laman to kasi kinulong na sa budget. Medyo malaki talaga yung mga nagastos ko na. So, ayan. Maglalagay ako dito ng mini sofa para naman kahit paano. Alam mo yun, nakakaupo dito at nakakapag-relax-relax kapag pagod ka na magtimpla. So, ito, binili ko din to para may hot, cold, and warm water. Tapos ito, ayan, meron tayong freezer. Dito yung mga siomay, milk, and kung anik-anik pa. Tapos ito, hindi pa siya napipinturahan eh. Lalagyan lang ng mga kung ano-ano. Tapos ito yung CR. Sobrang liit lang ng CR, huwag nyo nang tignan. Kasi ito, binili ko rin ito, nasa around, ano naman ito, 4,000 jela, no? Yan, 4,000. So, ayan. Tapos ito, induction, binili ko rin ito. Via light ako ito binili. So, dito kayo magluluto, and mag-heat lang naman. Tapos ito, ayan, naka-display po dito kung gusto nyo bumili ng oh, Papa Jackson ha, tinitinda ko yung chili garlic mo tsaka yung PS. Ayan, may stock po kami dito. Tapos may kakao. Etong kakao na to guys, ito yung gagamitin namin pantimpla sa chocolate milk tea. So, native na native talaga siya. Ito naman, ayan, meron na ditong tea barrel na malaki. Meron pa dito dapat sa kabila, pero nasa bahay pa kasi. So, kukunin ko pa lang. So, ito, ayan, sabitan, ganyan. Tapos, ano pa ba? May mga notes ako dito. May mga notes ako dito. Ayan. Yung mga timpla-timpla. Nako, huwag niyo nang tignan. Yan, mga notes sa kanila. And then, ano pa ba? Wala pa masyadong laman kasi hindi pa namin nalilipat dito yung mga gamit. So, kagabi, naglinis kami, nag-disinfect kami. Tapos, pininturahan ko din. Nag-second coating ako ng black para mamatay ko ano man yung mga dapat mamatay. Kung meron mga insektong papasok. Para lang umalingaso yung pintura. Ewan ko kung totoo yun, pero sabi ng nanay ko. So, nagpintura na lang ako. Ayan, tapos, ano pa ba? Ito yung mga ilaw. Itong mga ilaw na to, guys, yan ay ni Papa Jackson. So, ayan. So, maraming salamat, Papa Jackson, kasi hindi na ako bumili ng mga ilaw. Galing din po to sa kanyang salon, no? Yan. So, ako yung tagapagmana. So, thank you so much. Siya din yung nagpa-set up niyan. Sabi niya kasi, nakakaganda rin kapag maraming ilaw. So, ito, ayan. 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 Tapos aircon, pakita ni aircon. May aircon din kami, guys. Okay, upo muna tayo kasi napagod na ako. So, sobrang lamig ng aircon dito, guys. Actually, pagpasok mo, para ka nasa Korea talaga. Yung team nito, pinaghalong Taiwan tsaka Korean na hindi maintindihan. Kasi nga, yung mga kulay, ganyan. Pero light naman siya, kaya nakakagaan ang mood. And sobrang lamig talaga, promise. Kasi yung aircon namin, galing yan kay Papa Jackson ulit. Galing sa kanyang salon. Ang dami ko din minana in fairness ha. Pero, hindi ko alam kung okay na ba yan. Kasi 2.5 yung aircon ko, eh 16 ba? Eh 16 square meters lang to. So, okay na siguro yan. Pero try natin kung lalaki ba yung kuryente or what. Abangan na lang susunod na kabanata.
Ayun, pero thank you so much, Uncle Jackson. And ayun lang naman, yun ang aking mini milk tea shop. So, open na ito. Pwedeng-pwede ka nang pumunta, pwede ka mag-drive-through. Wala lang talaga kaming parking, pwede ka mag-park sa katapat. Kung gusto mo, kung bibilhin ka dyan, malawak yung parking. Kung dadaan ka naman, pwede rin naman iaabot namin sa'yo dito sa labas kasi sobrang accessible lang siya. Dito lang to sa Shaw Boulevard, tapat ng High Point. Ayan. Malapit to sa Green Hills. Kapag pag ganun ka, pa Wilson, Green Hills na. Pag kumaliwa ka, papuntang Santa Mesa and QC. Pag paganto naman, papunta na siya ng Manila. Pag paganon, Makati. Pag paganon naman, EDSA Shaw. So, sobrang accessible talaga niya. Gitnang gitna siya ng lahat. So, for now, meron din kayong mga deliveries. Nagpasa din kami sa Grab. So, sana by now, pag tinipe sa Grab, ando na siya. Pero pag wala pa, hintayin nyo lang ng ilan pang mga araw siguro. So, ayun. Lalagay ko na lang din dito yung address para malaman nyo. So, i-follow nyo po kami sa aming mga page. Sa Instagram, pwede kayong umorder din dyan. I-follow mo lang ito. Karati. And sa Facebook, ito naman. Ayan, Karati din. So, ayun lang. Bestseller namin, Winter Melon, Okinawa, Cookies and Cream. Actually, marami. Pero ako, favorite ko, Thai. Kasi naalala ko yung Thailand. Ayun, yung kasi ininom namin sa Thailand nung nagpunta ko doon. Meron din kayong mga fruities. Ayan. So, may mga shawmai din kami. May Spam and Cheese kung gusto mo mag-snacks. Ayun lang. So, ayun lang, finally. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng negosyo. Alam mo yun? Alam ko marami tayong pinagdadaanan sa panahon ngayon. Sana kahit paano ma-inspire ko kayo and don't stop believing. Dream, believe, and survive. Ayun lang, wala na ako masabi. Thank you so much, guys. And thank you po sa inyong mga suporta. Siyempre, special thanks din to Rems kasi siya yung nagawa ng logo. So, it's time para kumita naman tayo kasi ang laki talaga ng gastos kapag tayo nagnegosyo. Pero sabi nga, experience told yun. Hopefully, maging okay po. And kahit paano makabawi-bawi din po tayo. So, ayun na! That's all, guys! Susuko na yung stand mo. Oo nga, thank you, Jella. So, ayun lang, tara na mag